Well, as of now, tayo, Sir Tope, ongoing pa din po ang ginagiging investigation regarding naman po sa incident na nangyari sa Bicol University Tabaco Campus last August 7, 2021. So, yung mga, ano natin po, mga investigator, so, patuloy silang nagkakana po ng follow-up investigation para po siya ilingon ang gabos na anggel kung talaga po paano nangyari po ang incident again eh. Tainot-tainot po wara kay source of ignition na talagang makapag ta-test na ang incident na po na is accidental by nature. Mm-hmm. Okay. So sir, nag-luwas po duman sa ginibutaman tabi na pag-apot-apot na dahil man po kisupply talaga ng kuryente sa nasabi ng building. Yes, of course po, of course. Ura-ura talaga po, sir. Okay. Oho. So sir, kang nakaaging aldaw po, pagsasabi na may kasalo po sa sarong building, hindi po na registrar sa office, pero po duman sir sa parting likodan, iguha pa kikasalo. Paano tabi sa nangyari? Ano po so investigation po nindo kayo? Well, lamuya ako lang tabi talaga sir, tabi na clear ang issue ngayon. No? Uh-huh. Kasi ako ulit po talaga, nagkaigwa talaga po kay fire incident last August 2007. So which is ang involved po talaga is yung admin building. Mm-hmm. But then po, may information po na nakabot po habang na information na nakabot po sa tuwing mga responding firefighter na igwada po kinasulo naman duman sa other building. Alright. So, identified po na duman po sa likod. So, iningani po talaga ang sa tuwing firefighter nang duman po ini para i-verify and then nag-conduct po kay initial na ano po fire suppression. But namuya ko po talagang i-clear ang issue po na yan sir Tope sa pagpagi po kang programa mo. Sige po. So after po na mag-declare ng fire out ang satuyang ground commander, so agad-agad ko po ining dinuman and then nag-andag ako ng follow-up investigation together with my mga duty investigator and then duman po sa ginibo kong ocular inspection. Kan nagduman po ako together with Mr. Mascarenhas, president ng BIO, BUTC. So talaga duman po, sir, tupi talaga, duman sa likod na ito. Wara po kinangyaring incident duman o kasulo. Ang nangyari po duman, sir, tupi, kung talaga mahiling pa talaga po duman. Duman po sa lower first ground, sa kataning po kang barracks, mismo duman po sa building na tig-identify na sulo. Igwa po duman po kitig susulo na duwan tambak na kahoy. So mga lumo ang talagang kahoy. And then po talaga init, nakulong po talaga ang content kan fueled kaya ni itong kahoy. So, that time po talaga na magkaigwang incident eh, ito talaga makusugong po ang, ano, ang paros. Ang paros, So, ini pong, ano, ang usok ka ini, nag-accumulate po talaga ini, nag-roll over. Pasirin po duman sa bintana kan abandoned building. Just 3 meters away ang pagitan. So pasin naglaog po ang usok pasiring po duman sa bintana. Tapos nagluwas po ini sa mga maitom na usok duman po sa ropings niya. And then po ang building po talaga ini, dahil talaga po kay mga ropings dahil typhoon damage po ini. Kaya muya ka po na-clear ang issue po na yan na wala po kay nangyari pong kasulo on the other building. So talagang ang nasulo talaga po sa ro lang po hindi po na admin building. Okay, so, iyan po ang paglilinaw. Okay, kung mahaling tatabi, sir, ka nakaaging aldaw, talagang tumpod ang laog ka ini, sigong tabi sa report, nasa pag, ano po ni sir, under renovation, pero nasa loob na tulos, ano? Yes, of course, sir, tope. Ano po ini, under renovation and reconstruction po ini, por dahil po duman sa nangyari po na recent typhoon release, talagang totally damage po ini. Okay. So, sir, kung hilingon tatabi, sa initial na report po nindo, ano ang posible, sir, na pinaunang ka ini? Well, initially, tabi, sir, Tupi, segundo man sa statement na pagtatao kan sa tuyang mga possible witnesses, so, ini po na ano na po ini sa mga utility worker po, nagsulo po ini duman po sa kataring po kang admin na building sa inutan. So, kung mahiling mo pag-sir duman sa live coverage mo kan video, kan sa imong pag-ibigit response, para may alam mo po sa mga
other municipality or city kunya singis na magkasulupo, mm. talaga mahiling po duman certopi talaga tanang nagsulok talaga duman ang utility. Uh-huh. So initially po ang taramon po kang ano kang utility worker so tulo po duman na utility na personnel talaga po prior to the incident nagsulok po sinda. Mm-hmm. And then sigun po sa mga statement ninda, buda po sa mga duty guard, talaga makusugun da tayo ang hangin po. Apo. And then may abnormality talaga, dahil maaramang kung pa northbound, westbound, or east portion. Apo. Talaga po, ano po may abnormality po ang wind direction po that time po. Okay. So mga tugang, yaon po sa sendong screen nun yan, ang incident po ning kasulo dyan, ano? Iyan po ang actual footage po kayaan kung mahiling po nindo. Okay. So ngunyan tabi sir, talaga nagluluwas duman manangad sa istorya na may nagsulok manangad duman na kumbaga, sabi mo nga ni, so posible sir na dinalaganan ni dahilan sa paros sa kusugang habagat? Well, initially tabi sir, Bebe, iyan po na pigitawan mo na angle po, ang okay. Iyan po na pag-dibuy na, ang pagsulok dyan po ninda sa ambangan po ng admin building. Kasi po, kung mahiling ta po, nagkana po kita kaya follow-up investigation. So, ginibo mo po ang gabos na consideration and then angle. Sinukul mo itong ining from that scene. So, pag konsenin sinda na po nagsulok ang basura and then going to that building. So, almost mga 9 meters lang po. 9 meters. Medyo harani yun po. Talagang may possibility po. There is a possibility na magkaroon ng heat transfer through alpha, tinatawag na alipato. Mm-hmm. Dahil po, identify po talaga na ang yaon po di sa abandoned building, ini po na admin building na ini is mga office files. Mm-hmm. So talaga po, kung makabot man ang alipato dyan po sa mga combustible light material sa mga pamilya, so talaga madali po siyang mag-ignite. Okay. So sir, sa ginawa bang sir, sa ginibo ka ining mga nagsurulo, sindado po, igwa kay pananagutan digdi sa incident ini. Actually, mas magaray iyan nagaputan sir Tope. Para po, ma-inform ta po ang publiko po. Sige po. Muya ko lang ipaabot sa publiko na iga po kita po kay ikaw ko lang batas ko. Kayaan na nakapalub naman sa Republic Act 9003. Alright. O na inaapod na Ecological Solid Waste Management Act. Mm-hmm. So under this Republic Act, yaon po diga sa Section 48, Paragraph P, na any person found violating of this act shall be punishable by imprisonment 1 day to 50 days and a corresponding fine of 300 to 1,000 pesos. Mm. That is only for a first offense. Oo. So kaya po, iwasan ta po na mag-practice po kita kaya na magsulo po kita even sa saliritang natad. Mm-hmm. Iwasan ta po yan. Tamay ka po lang pong kaparosa yan. Oho. Lalo sir, kundi nababantayan, binayaan na nagsusulo sinda. Ade. Ah, yes. Oh. Yeah, yes, of course talaga sir. Tapos talaga nangyayari talaga yan. Eh. Mm-hmm. Sige. O di, mga tugang, may pananimbagan ang nagsulo tabi dyan kaya nala. Sige. Depende po pa sa maluwas na investigasyon kan mga other dad. Okay. Sir, pera po sa mga nag-responding fire truck. Saan nangyari po well, din na sulo? Well, kadakol tabi sir Tupi na ano na mm-hmm. nag-responde. So sa tuyang fire truck po, naubos po ining responde ta. And then po so mga LGU fire truck, and then yung mga tugang tamayin po dyan sa Chinoy, and then yung LCC. So active po sinda nagtarabang po sa tuya para po ma-apula po ini, matapos tulos po ang mga kasulo po na ini para rin naman extend the damage sa building. Mm. Okay. So sir tabi, siling mo tabi, pero ang danyos na dala ka ining sulo tabi sir? Well, sigun po naman sa assessment na ginimo po kang sa tuya investigador or dahil po sa kanakula po kang building na ini na almost 1,100 square meter. So yung assessment po regarding po doon sa amount of damage is more or less 1.2 million. 1.2? Dakula-dakula. Mm-hmm. Apa. Okay. Sir, digdi pa lang po sa nagsulo kayo ng mga kumbaga mga basura kung ano po dyan. Nahapot na lang tabi ni sir nindon, imbisigara na po yun kung nataginibo ninda yan. Well, yun na po sir Tupi, na imbisigara mo na po na yan. So actually nga ni po,
na-invite ni po sinda para kuha po kay Ate David para makatabang po doon sa ginigimot ang investigation. Yeah. Oh. So talaga po ako umaninda, personally admitted, na ginibo po ninda ito for the purpose po na maging malinig po ang ano, maging malinig po ang vicinity po kama Baker University. Mm-hmm. Okay, di sige. Sir Tabe, nagkapira ng beses na nagkaigwanin kasalo ang BUTC. Ano tabi ni sir? Gani, may naghapot na, tangay tapermina sa na may sulo dyan. Ano ni sir Tabe, sa paliwanag po nindo? Well, actually sir Tabe, ang mga incident na nangyari nga po talaga ko sa minaabot. Ayan. So nangyari nga inot na kasulo last year, August, I think to, August 23, last year. So papanahon na po yan kung talagang kakusugan ng pandemya na yung ani anda po naman nagka-quarantine ito. Talaga nasulo talaga na sabing sarong building duman. But then may iguan na po kami kito kay final conclusion na tapos na po ang investigation kito. Na talaga po mang clear to the issue man po na tutuloy ang school administrator na talaga po yun ni accidental by nature dahil po sa electrical cause. Okay, sir, 7 seconds po, makat po kita, maapunta bigrana ko Sir Alwin para padagos po sa tuyang pag-istoryahan. Itabi sir, okay, madali sa mga tugang ha, ta apodang ko graray si Sir Alwin mga kabarangay, ta magayon po yun eh, masabutan tatabi, ta ang iba po dyan nagtataram na baka ngaya, ah, baka lang, baka tinuyo. Yan po, hapot lang yan. Kaya piglilito ko tayo. Sige. Okay, sir. Yes, okay. Balik tabi kita, Sir Alwin. Okay. Sir, may nag, sa mga huring-huling kaya, kanakaaging aldaw, igwa kayo nagluluwas na ngayon, tinuyo. O kaya po, giniboy ng araw kayo, kaya po, yan sa to yung pigga, klarado mo niyan, na, dema, sir, kit pangyayaring pangtutuyo, ano? Well, minsan talaga sabi, sir, to, tiarog manangad ka na minaluwas. Lalong-lalo na po na ang tatuya kong mga netizens sa mga tubang ng komunidad, may personal knowledge na talaga at that time talaga na-encourage na pwede nga yung maging kausa or source of ignition. But then, so halaton po ninda kung ano po ang magiging final conclusion ng legal authority or ang satuyang asamuyang ahensya kung ano po ang kaluwasan ng investigation report. And then kami po dai kami kami kipig papanigan, dai po kami kipig to single out. So bayat lang po kami ang kakaluwasan po kan sa muyang investigation report sigun po sa pagpe-presenter na ebidensya kang fire victim and then po sigun sa mga statement na pagkatao kang mga available witnesses and together with the mga extracted mga physical evidence na makakolect or magagather within the vicinity of the fire scene. So hanggang duman lang po kita. So, equal po ang satuya pong gigibuhan na investigation para po makuata po kung ano po talaga naging kausa po kang nasabing incident na gani. Okay po. Okay. So Sir Ian Ade, at this po, nalilinawan kita, yaon na sinong pag-imbestiga kang nangyaring kasaludyan, ta sabi nga ni talaga ninda, paano man ngayon mangyari? Enot na enot ngayon, dahil mangkisupply ng kuryente. So dahil taman ngayon dyan mataram na electrical failure yan. Kaya sinda nagkaigwaki mga iba-ibang pagkakawat kansa ng mga kaisipan. Okay. So Sir Tabe, duman po sa parting likodan, medyo sir may distansya, hali po duman sa kasalo. Naghapot sir sa ibang tao duman na nasa video ko man nga ni, naigwasan duman kisarong puon kang kahoy, natada po sir nagkaigwa dumang kikalayo o kaya pagbabaga na hariyo man duman sir sa insidente. Sir, ano pang paliwanag pa kayo ito? Well, talaga sir, tupi talaga. Nahiling ko po talaga ito talaga. Duman po sa actual po, tins mo kan sa iyo. Minsan nga ni po, ikamay kaapotan. Opo sir. Regarding po duman sa insidente na nangyari. Nga ta po, ilin sa rampong tanyog na hababa. Yeah. Nga ta po, masulo. Na ang distance po duman sa building is mga 10 meters away. Yan. Yeah. Opo. Diba ba? Opo. So, maya ko pong i-clear po ang issue yan ha. Opo. Sa hindi talaga naging issue talaga yan. Ano na nasulo. Well, sigun po duman sa ginibuming evaluation po. Opo. Talagang the time po, andalagan po kang paros. Data po masabutan kung pasain. So kung hilingon ta po, evaluate po ang kung ano po na material ang yaon po sa puong tanyog.
So, yung baga po na pinigapunta na garong sa mga bunot-bunot, sa mga yaong baga dyan na, so, basta garing mga fiber baga po yan. So, mas tingan it po, matapukan mong tibiit na ano, kan sigarilyo, talaga pong it will cause fire. So, mas madali po siya, maamakan, ikumpara mo po sa papel. Ang papel po kaya, sir, medyo small surface yan. Alagad ining ano, ining ma mga parte kan ano kang iyan nyo kan lawas kayan talaga madali po talaga siya mag-ignite. So kaya po ining sigun po sa nahiling may ang paros kaya po that time medyo haba ba hindi minsan maitaas. So possibly po itong huli ay itong patwing ito or ali duman sa likod pasiring duman sa ano sa likod kang building. Tumahiling mo talaga. Ito, napupuntok po talaga ito kang itong sitig sulo dumang kang utility. So, may dakulaon po talaga ang pasabilidad. Talaga na nadamay po ito dahil po sa pig-apod na heat transfer. Okay. So, malinaw tabi, sir. Kumbaga, susubrang init namin sa palibot, pwedeng na apunan siya paros na may darang mga baga na duminalagan duman, tama paros nga ni, ito sa sunag ng rason para man maamakan, ito sa napon kanyo. Well, boss, talagang mga posible talaga tabi sa lugi na mangyari yan. Kasi nga ni, from duman po sa point of origin, and then to the farthest, tapos pinakadulo po kang, ano, kang building. So, nakigawa pa po duman ki, ano, kasulo ko na dahil po, siya nagpropagate or dahil po sa immediate response na ginibukan po yung mga firefighters. Okay. Sir, ano pong eksaktong oras sa report po nindo nagpoon po ining kasulo? Nagpoon po yun ang apod sa muya tabi sir Tati, alas 11 by 20 po. And tapos na fire up po yun eh, dahil po sa kadakulang ano po yung mga responding firefighter alas 12 by 29. Alagad po, maski na-declare na po kitang pa-fire out, so yawang pa din po ang visibility kang sa po yung mga firefighter na halipod sa tabako. Or dahil po, talagang ining mga highly combustible na material, yung mga papel, nagre-rekindle po. So talaga pong madali talaga po yung mga gano po, madali talaga mag-ignite po yun eh, lalong-lalo na pagpapil ang pinagkuhuronan. Okay. So, yan tabi sir, ano, maliwanag po ang sa mga pikisabi ko niyan. At least po, naliwanagan, nasabutan kan mga paraan nabay niya to, ang mga kahaputan ninda sa nangyaring incident diyan sa Bicol University Tabaco Campus. Okay. Sir tabi, kung may mga muya ka pang idagdag, pangapulan ta po sa mga kababayan ta para po makaiwas kita sa arog kanyang mga insidente. Yaon tabi sir Aldwin, ang oras, ang programa ta para mahatod ta sa inda, ang sa inyo po ng pangapulan dyan sa Bureau of Fire Protection. Guwain tabi sir Aldwin. Well, inat-inat na tabi sir tabi. Maya ko lang ipaabuso po yung komunidad na inat na inat. So nasabi ko nga na previously na iwason ta po na magpara-practice po kita kampag sulo po, maski po sa sadiritang mga natat, sa mga pagsadirita, may batas po kita, kaya na talaga pong may kit na pinagbabawal. Talaga pong dito na po yung ipag-practice. Bako lang po ni, por dahil nang, may nangyari bigyan sa Arogan sa BUTC na iyon naging subject of inquiry ining pagsulukan utility worker. But then, maski po sa ina party po, dahil po kita mag-practice po kaya. So, pwede pong magkakausag yung kasulo na pwedeng magkaigwaki na nakula na danyos. And then, pandua po, dahil po kita magparagamit po kang mga kandila na basta ito na sa napuilag dyan po sa kunsena gilid na bakong safe or bakong protektado. So, meaning anong ibig sabihin? Makuha po kita-kita sa urbaso po, ilagta po dyan ang kandila. Ilagta po sa floor nga nang safe po kita. Kapag ilinita po sa taho po yan, hindi po kayo mangyari masulo. Maski po maubusan, hindi po kayo kasulo. Yun lang po ang panawagan ko po. So, paagi ka na sa muyang ahensya sa Panginoon sa ni sa muyang hepe, na si Senior Inspector Bautista, na maging aware po kita para po
malimit po or maiwasan sa po ang araw po ganing incident. Yun lang po. Okay. Sir Aldwin Brosas, maraming salamat po sa oras na pigtaw mo tabi sa programa ta and paglilinaw tabi and pagtaw mang ka-report sa nangyaring incident ng kasulo dyan sa barangay Taihi, particular sa Bicol University Tabaco Campus, sir. Okay, thank you po. Thank you po, sir. Okay. Mga dugang si Sir Alvin Brosas, Investigation and Intelligence Unit, Cam Bureau of Fire Protection, digdi po sa siyudad Cam Tabaco. Sir, good morning and mabuhay po kamo dyan, as in sa maagang aksyon. Maraming thank you po. Sige mga kabarangay, salamat, salamat, salamat.